As you know, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Amerika ngayon for the 5-day official visit. Pero before siyang lumarga, nag-iwan siya ng mga aid packages para sa Labor Day celebration po ngayon. In advance na niya, kahit Linggo kahapon, nagtrabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan ninyo, may reklamo pa rin yung mga manggagawa. Nasa pag-marcha pa sila ngayon, mga kababayan. Yung dati man lang po na reklamador, yung mga militant labor unions, yung mga ordinary workers po, naghihintay lang sila po at naintindihan nila yung kalagayan ng labor market at ng industriya. So ito yung balita, mga kababayan. Bongbong Marcos leads distribution of labor aid packages to over 1,000 beneficiaries. Ginawa ito doon, mga kababayan, sa SMX sa Pasay City. So yun ang ating Pangulo. Maasikaso at balansyado sa kanya pong mga schedule ng mga pinupuntahan. So sabi rito sa balita, President Bongbong Marcos on Sunday kahapon led the distribution of various government assistance packages to beneficiaries in Pasay City as he vowed to prioritize the welfare and protection of workers under his administration head of the nation celebration of Labor Day on Monday, ngayong araw na to, May 1. Itong mga distribution ng mga aid benefits po, lagi man niya itong ginagawa sa iba-ibang mga probinsya. Last week, remember, sa Bulacan and doon sa Muñoz Nueva Ecija. So, serious siya, mga kababayan. Hindi na siya bago. So, around 1,400 beneficiaries received government aid at the SMX Convention Center a day before the observance of the 121st Labor Day. So, sa kanyang mensahe po, sabi ng ating Pangulong Bongbong, aasahan po ninyo na hindi kailanman magpapabaya ang inyong pamahalaan sa larangan ng paggawa at empleyo, lalo na sa ilalim ng aking pamamalakad. So bilang Pangulo, ipinapangako ko na ang proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino ay mananatiling pangunahing prioridad ng aking administrasyon, sabi po ng ating Pangulo. So si PBBM, sinusundan lang po niya yung dati nang ginawa ng kanyang tatay. So during his term, during the term ng kanyang tatay, mga kababayan, may totoong labor protection po talaga. May tinatawag na job security noon, mga kababayan, na tinatawag. Protected yung rights ng ating mga employees. Pumasok yung mga dilawan. Si Coricong po, yun na also yung contractualization. Noong panahon ni Apolacay, protected po yung rights ng ating mga workers. Sinabot tayo ng mga dilawan. Sila po ang nagsimula niyan, mga kababayan. Pagkatapos, sila man lang ang siging reklamo. Pero ang may gawa, mga kababayan, ng lahat ng problema, yung kanilang patron na si Coricong and the preceding administrations na mga sumunod, mga kababayan. Pinauso nila yung contractualization, pero hindi yan uso, mga kababayan, during the time of Apolacay, yung tatay ni President Bongbong Marcos. Alam na alam ko yan po, mga kababayan, kasi nagsimula ako mag-empleyo panahon ni Apolacay sa mainstream media. Nang pumasok yung administrasyon, mga kababayan,
ng mga dilawan. Ayon, pati kami nadamay. Kaya uso po sa mainstream media, itanong ninyo sa mga reporters dyan sa Maynila, uso yung contractualization, in talents na lang po. Pero noon, hindi po pwede yung ganon. Bawal yon under the labor laws. Kaya dilawan po talaga yung salary ng lahat ng mga problema. Pero tingnan ninyo, kaalyado nila. Yung mga reklamador. Kaya sabi po sa mensahe ng ating Pangulo before na umalis papuntang Amerika, inatasan ko niya ang lahat ng mga kaugnay na ahensya, lalong-lalo na ang DOLE na manatiling nakatuon sa paghatid ng mga maiinam na programang panghanap buhay at sa paglinang sa kaalaman at kasanayan ng ating mga manggagawa. Kailangan na niya na tuloy-tuloy yung training sa ating mga workers. Kasi po, nagbabago yung panahon. Di ba, nagiging obsolete yung mga dati nilang natutunan sa eskwilahan. Kahit yung sa TESDA, kailangang ina-upgrade po yon. Palagihan, mga kababayan, para attuned siya sa changing time and needs of the industries. Kaya sabi rito, mga kababayan, sa balita, among the assistance packages and initiatives, Marcos mentions are the Department of Labor and Employment's tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged workers or TUPAD and Integrated Livelihood Program, Government Internship Program, Special Program for Employment of Students, and Toolkits from the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Sabi nga natin, mga kababayan, yung TESDA po, ito yung dating Manpower and Youth Council. Nag-establish po niya ng Manpower and Youth Council kung saan in-establish yan po ng dating Pangulong Marcos Sr. All throughout the country para yung mga kabataan natin na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral, doon sila nagtitraining po ng mga technical skills sa automotive, electronics, kung ano-ano pa. At hindi sila po maging palamonin lang ng kanilang mga magulang, kundi magkaroon ng training para magkaroon ng opportunity na makapaghanap buhay ng maayos. Tama? Mga landmark one po ito, landmark programs po ito ng dating Pangulong Apolacay. So bilang panimula, sabi ng ating Pangulo, naririyan ang pamimigay ng dole ng ayuda na aabot sa mahigit 1 bilyong piso. More than 1 billion po pesos yung pinamahagi mula sa mga programang panghanap buhay nito. Mayroon din tayo na job and livelihood fairs, mahigit 50,000 na hanap buhay sa buong bansa ang daladala ng job fair na ito, at 12,000 na mga trabahong ito ay nandito sa Metro Manila, sabi ng ating Pangulo. He also mentioned the initiatives under his kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa, which aims to aid farmers, fisherfolk, and small business owners and raffle with a prize house in lot for 3 lucky winners. Nagpa-raffle pala yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon ng house in lot. Adi, wow. Now, dito sa Kadiwa, mga kababayan, mayroon na din dito sa amin. Doon na mismo, mga kababayan, sa SM namin dito sa Legazpi City, pati yung Ayala Malls,
nilagyan na rin po ng kadiwa. So ito yung pinamis ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-expand niya all throughout the country para yung abot kayang mga pangunahing bilihin, mga murang bilihin ay maging available sa ating mga mamamayang Pilipino. Ayos. O ngayon, as usual, yung mga ano, militant organizations nasa pag-rally doon sa May Mindula. As usual, sila man lang din mga kababayan ang participants. Hindi man dumadagdag. Wala mang makumbinsi ng mga ibang mga labor organizations, kundi sila lang yung dati noon hanggang ngayon. Sila pa rin, mga kababayan. Anyway, yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, tinapay po sa mga pulses in affected area. Pahinan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.